Grabe, nakakalula itong ginagawang dambuhalang proyekto. Amazing. So gumagalaw pa kasi eto, buhay na buhay pa itong mga isda, 100 per balot. Ayan, so ilang kilometro pa po yung layo natin mula doon sa Sisilex. Pero pinatay po muna yung makina nitong bangka ng mga bangkero kasi makikita nyo dito na sobrang babaw ng tubig. Dito sa bahaging ito, ginagawa yung toll plaza. Maliban dyan, meron din po mga toll gate na nakapwesto doon. At dito sa likod. Matapos po nilang maikabit itong mga dambuhalang kable, ay agad din nilang uumpisan na yung paggawa sa higanteng cross naman dito sa ibabaw ng tore. Good morning mga ka-Safe TV! Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay sa wakas, mauumpisa na po natin ang ating pag-iikot dito sa Cebu. Ngayong araw ay una po nating bibisitahin ang pinakamahabang tulay na ginagawa dito sa Central Visayas. Ito po yung magiging pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas once na matapos na yung paggawa dito. So mula dito sa Lapu-Lapu City ay magta-travel lamang tayo ng ilang minuto papunta sa Cordova kung saan nag-uumpisa itong ginagawang tulay. Since ready na ulit tayo sa ating lakad ngayong araw, tara, let's go! Maraming beses na po tayong nakapunta dito sa Cebu pero ngayon lang tayo makakapag-ikot dito sa Lapu-Lapu City. Pagas po muna tayo dito kasi hindi pa tayo nakakapagpagasolina mula nang umalis tayo dun sa Tacloban. Unleaded, full tank. Makikita nyo dito, nasa 60 pesos yung liter ng regular. Doon sa Tacloban, may mga nakikita pa akong gasolinan doon na nag-o-offer ng 52 hanggang sa 54. Buntik na tayo mag-slide, my gosh. May parking doon sa kabila. Boss, saan pwede mag-U-turn? Thank you po. Makikita nyo naman kung gaano kalakas itong ulan. Samantalay na natin yung pagkakataon habang malakas yung ulan para makapag-agahan. So, breakfast muna tayo. Wow! So buti na lang at umaraw na. Ayan. At maitutuloy na natin ang ating biyahe. Dito sa Mactan New Town, mapapansin po natin dito itong nagtataas ang gusali. So parang nasa Makati lang din tayo dahil nga dito sa mga modernong gusali. Ito yung parking area. Dito kailangan po nating magbayad para sa pagpapark ng sasakyan. Yung motor ay nagkakahalaga po ng 20 pesos. So mapapansin po natin dito na yung kanilang mga tricycle ay kulay pink. Yan. Bakit kaya kulay pink? Siguro babae yung mayor dito. Nandito na po tayo sa Gaisano Grand ng Cordova. Sa wakas, nakita rin tayo. So eto nga pala si Cebuano 123. Yung sasakyan niya ay itong Vios ng Toyota. Ano plano mo ngayon, sir? Gusto mong sumilip doon sa yung makikita yung causeway? Plano kong maghanap ngayon ng bangka. Bangka? At dito tayo sa Mayroro Port. Dito sa May Causeway, yung mga fisherman na bangka, maliliit. Maliliit. Doon yung pang island hopping, yung mga ganun. Merong malalaki, merong maliliit. Doon na lang tayo. Doon tayo. Tara. Mayroro Port.
Matapos lamang ang ilang minutong travel mula doon sa Lapu-Lapu City, ay narating na rin natin itong coastal area ng Cordova. Yun. So nandito po tayo sa Barangay Alegria, kung saan makikita yung mga bangka ng mga mangingisda at ilang mga bangka na ginagamit ng mga turista. Kilala din po itong lugar ng Alegria bilang bagsakan ng isda. So dito po natin mabibili yung ilan sa mga kilalang seafoods na meron dito sa Cebu. Kung naalala nyo yung nag-starring sa Netflix, na si Mang Intoy, siya yung nagpasikat ng larang na bakasi. Bakasi? Ito yung bakasi. Ah, eto. Buhay pa yan. Parang nasa ano lang, parang goldfish lang kung itinda nila. So magkano to? 100. Ano yung pinakamagandang luto dito? Nilara o ganang tinola. Ang nilara, ginataan? Nilarang, parang tinola na rin, pero merong tomato sauce. Paagigisa ang mga lamas. So gumagalaw pa kasi eto, buhay na buhay pa itong mga isda. 100 per balot. Tapos eto, yung kanilang mga seashells. Saan po nahuhuli to? Nilara at bangisla. Dito lang? Nandito tayo sa southern side ng Mactan Island. Kaya karamihan ng mga matatanaw nating isla ay sakop na po ng Bohol. Dito na tayo maghahanap ng bangka na sasakyan paikot dun sa Sisilex Bridge. Para saan to? Cottage. Bakit may mga parang rehas? Yan yung hindi ko alam, parang beach cottage na rin. Kung halimbawa meron kang kasamang kids, at least sa loob lang sila, hindi sila makakalabas dyan. Ito po yung sasakyan nating bangka papunta dun sa Mactan Channel. Anong pangalan, sir? Ruben. Ito si Sir Ruben, yung isa sa mga magiging bangkero natin. Meron, sir. So itong bangka na sinasakyan natin ngayon ay ito din yung mga bangka na ginagamit ng mga turista papunta sa mga isla na malapit dito sa Mactan Island. So may mga naliligo dito. Hi! Taga saan kayo, sir? Kaya dito lang. Ayan lang, hindi marunong magtagalog. Ayan lang. Dito sa side na to ng Cordova, matatanaw po natin itong mga napakadaming bakawan. Yung mga barko na nanggagaling sa Cebu City at napupunta dito sa Bohol ay dito po dumadaan sa Mactan Channel, tapos dediretso na papunta dito sa Bohol. Yung travel time, kung halimbawa fast track yung sasakyan nyo papuntang Bohol, ay aabutin lamang ng 2 oras. Habang yung mga slow boat naman ay inaabot ng 4 hanggang 5 oras. Ilang kilometro pa po yung layo natin mula dun sa Sisilex, pero pinatay po muna yung makina nitong bangka ng mga bangkero kasi makikita nyo dito na sobrang babaw ng tubig. Maging yung mga bangka na nakasalubong natin dito ay nagpatay din po ng makina para hindi po tumama yung hélice nila dito sa mga seagrass na nasa ilalim ng tubig. Dahil nga sa hindi uubra yung makina, kaya kailangan pong mano-manong itulak itong bangka. Itong kondisyon sa bahaging ito ng dagat, dito sa pagitan ng Cebu at Cordova, ay isa po ito sa mga dahilan kung bakit nabuo ang plano na gumawa ng tulay na mag-uugnay dito sa Cordova at Cebu. Dahil nga sa babaw ng tubig, ay nakita ng mga dalubhasa na pwedeng gumawa ng daanan na dadaan sa bahaging ito ng dagat. Matapos ang ilang minutong travel mula dun sa katimugang bahagi ng Mactan Island, ay narating na rin natin itong kalagitnaan ng Sisilex. Matatanaw po natin dito, yung bahagi ng tulay, yung main span ng bridge, ay malapit na pong makonekta. Grabe! Nakakalula! Itong ginagawang dambuhalang proyekto. Amazing!
Sobrang taas. Napakataas niya mula dito sa sea level para nga makadaan dito kahit yung mga naglalakihang barko. Kasi itong Mactan Channel ay daanan po ito ng mga barko, maliit man o malaki, na papunta sa western side ng Visayas at papunta din ng Mindanao. Tinatayang aabot sa mayigit 300 meters yung distansya nitong dalawang higanting tore. Sa ngayon ay kasalukuyan ng ikinakabit yung natitirang mga kable para nga mapag-ugnay na itong dalawang bahaging ito ng sisilex. Tapos po nilang maikabit itong mga dambuhalang kable ay agad din nilang uumpisan na yung paggawa sa higanting cross naman dito sa ibabaw ng tore. So meron po ditong lumang pantalan. Ayan, makikita po natin. At sa ngayon ay abandonado na po ito at wala ng mga barko ang dumadaong dito. Tanging yung mga namimingwit na lang yung nakatambay dito. Habang dito naman sa kabila, yung Shell Island. Bakit Shell Island? Pagmamay-ari ba ito ng Shell? Dati, yung Shell Company. Ginawang refueling station during World War II. Ayun! So tamang-tama kasi sa bahaging ito ng Mactan Channel ay ito po yung pinakamalalim na part ng dagat. Habang dun naman sa kabila ay yung mababaw na part. Kaya napakalaking tulong ng ganitong isla sa bahaging ito ng Mactan Channel para magkaroon ng matibay na pundasyon sa ilalim itong ginagawang tulay. Dito sa bandang to ng Cebu, matatanong po natin yung city proper ng Cebu City. Etong kalsadang to, eto po yung kalsada na papunta naman sa South Road Properties o mas kilala sa tawag na SRP. Thank you. Kanina, nung umalis tayo dito, ay hanggang dito pa yung tubig. Pero ngayon, sobrang babaw na nitong tubig. Nakikita nyo naman. Buti na lang at medyo maaga tayong nakabalik dito. Daan yung motor. Ako dito lang ako magpapark. Doon kita antayin. Sige. Matapos ang ilang minutong travel mula doon sa Barangay Alegria, ay narating na rin natin itong Barangay Bangbang na sakop pa rin ng Cordova. Dito, habang nagpa-park po tayo kanina, ay may mga bumati po sa atin ng mga subscribers ng CFTV. So, eto si Raymond Chubbs. Siyempre, dahil mga solid to, bigyan natin ng sticker. Yan. Thank you. Ano na sabi mo? Hingi ka ng sticker kahit walang motor. Yan. Importante may sticker. Ayos ah. Dito nga pala sa Barangay Bangbang ng Cordova, Cebu,
dito sa bahaging ito, ginagawa yung toll plaza. Maliban dyan, meron din pong mga toll gate na nakapwesto doon at dito sa likod. Nasa harapan nga pala natin, ang isa sa mga low-lying bridge na ginagawa dito sa Sisilex. Isa po ito sa apat na tulay bago marating yung main bridge nitong Sisilex. Dati, nung wala pang ganito dito, ay halos mga bakawan lang yung makikita natin dito. Pero ngayon, nagmistulang artificial island etong ginagawang toll plaza. Sisilex ay may kabuuang haba na abot sa mayigit 8 kilometers. Yung main bridge nito ay merong haba naman na abot sa 390 meters at yung pylons ay may taas naman na abot sa mayigit 150 meters. Dahil sa mga nakakalulang numerong yan, kaya isa ito sa mga inaabangang istruktura dito sa Cebu na talaga namang may pagmamalaki ng mga Cebuano. Proud ka ba? Yes, sir. Na meron kayong ganito? Taong 2017 nung umpisang gawin itong tulay at kung walang mga delays ay inaasahan nang matatapos ito bago matapos naman yung taong 2021. Sa susunod na taon, sa 2022, ay inaasahan na na bubuksan na ito sa mga motorista. Itong Sisilex nga pala, once na matapos na, ay i-maintain po ito, i-operate ng Metro Pacific Tollways. Yun po yung kumpanyang humahawak din sa mga naglalakiang expressway na meron sa Metro Manila. Sa loob ng 35 years ay i-manage to, i-operate ng Metro Pacific Tollways. At pagkatapos ng 35 years na yan, ay i-turn over naman yan dito sa mga LGU na nakakasakop dito sa Sisilex. Inaasahan po natin na once na matapos na itong ginagawang proyekto, ay agad na lalago yung ekonomiya, yung turismo dito sa Cordova. Kasi itong Cordova, isa po ito sa mga lugar na medyo mabagal yung pag-unlad dahil nga sa layo nito mula sa city proper ng Cebu City. Kung magpupunta ka dito galing ng Cebu, ay siguro aabutin ka ng 2 oras, tama ba? Oo, pag peak hour, aabutin ka ng 2 oras. 2 oras, samantalang kung dito ka dadaan sa Sisilex, matagal na yung 30 minutes, siguro nasa 20 minutes lang, nasa Cebu City ka na. Tapos itong ating vlog ngayong araw ay shoutout po muna natin yung ating mga solid subscribers. Ayan, so shoutout po natin si Bisdak Angler of Glen Trapero ng Abu Dhabi at sa misis niyang si Razel Ann Claveria Trapero. Maraming salamat po sa panonood sa ating mga videos. Shoutout din po natin si Marky Mendiola ng Olap BMX. Mga kababayan po natin yan dyan sa Palo. At syempre, wag po natin kalimutan na mag-subscribe dito kay Cebuano 123. Ngayon lang po natin ulit ma-i-feature o ma-i-co-content itong Sisilex dahil sa susunod nating mga videos ay pupunta naman po natin yung mga naggagandahang kalsada na matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng Cebu City. Ayun. So sa ngayon, yan lang po muna at samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.